Pag-usapan natin ngayon yung mga bagay o limang bagay na dapat nyong ikonsidera or iconsidered pagkukuha kayo ng bahay. Ito ay tulong ko lang sa mga employee na medyo budgeted talaga ang income. Ito ang ilang bagay na dapat natin o dapat nyong alamin kung ikaw ay isang empleyado. So sa mga sumasahod ng 40K above ay siguro hindi nyo to kailangan. Pero sa mga 20 bracket, 10, 15, 20 ay napaka-importante to. Ito ay isang tips na kailangan nyong malaman para hindi kayo nagkakaroon ng money trap. So, kasi pag kumuha ka ng bahay, guys, ay isang ano yan, obligasyon, hindi po yan asset. Yun. Linawin ko, ang bahay na kinuha natin o kinuha mo ay hindi yan asset pag hindi mo pinaupahan. Okay, sana ba tayo? Money traps. So, ito kasing bahay, lalong-lalo na sa pagkumuha ka ng installment, ay mahabang obligasyon yan. Pinakamababa niyan is 10 years, 15, 20, 25, hanggang sa 30 years sa pag-ibig. So, ngayon, kung kukuha kayo ay kailangan ninyong magtira ng amount or mag-prepare kayo sa long-term obligation. So yun, guys, meron akong nilista dito ng dapat ninyong tingnan kapag kukuha kayo ng bahay. So ang una dito yung siyempre yung source of income. Ibig ko sabihin yung trabaho, yung distance sa trabaho mo at bahay. Siyempre, kaya ka nga kumuha ng bahay para araw-araw ka nandyan. At saka yung trabaho mo rin, araw-araw ka. So, yun, dapat yung distance nila ay convenient ka. So, hindi siya magastos at madali kang makapunta. So, siguro, pagdating sa biyahe ay nirecommend ako 30 minutes distance or sagad na yung 1 hours, pero matagal na yung 1 hours, 30 minutes lang talaga. At pagdating naman sa expenses, transpo, siguro 50 pesos daily, eh malaki na yun, guys. Kasi ano mo na yan, eh pag matagalan mo na ang plano yan, hindi naman yan temporary. Pero kung pwede yung temporary, siguro kung 1 year ngayon or 1 year after mong makuha yan, ay pwede kami sure kang malilipat ka doon sa may malapit sa bahay mo, sa trabaho. So okay yung kumuha ka na ngayon. Eh, preserve mo lang yung bahay mo. Yeti. Ngayon, guys. Pero kung magbabiyahe ka ng 3 hours, 2 hours bago ka makatulog sa bahay mo, pag-isipan yung maraming beses, guys, talo kayo dyan. Okay, guys? So, number 2 dito ay yung halaga ng bahay mo. So, magkano ba ang bahay mo at yung matatapyas sa sahod mo sa mahabang panahon? Yun. Ang tanong dyan, mayroon ka pa bang matitiras para sa sarili mo? Ang tinatawag na pambayad mo sa iyong sarili. So sabi ng mga eksperto, pay yourself first. Ano ba tong pay yourself na to? Dapat kasi dyan, guys, sa buong salary mo, mo ay meron kang at least 10% to 20% na matitira dyan sa sarili mo. Kasi ayan yung gagamitin mo sa once na ikaw ay mag-retire. Yun. Pag nag-retire ka kasi, wala kang pundo.
Wala ka, mayroon ka bang fan? Hindi sapat yung SS, guys. Sabi ko sa iyo. Hindi sapat yung SS para ipantustos sa pangailangan mo kapag ikaw ang nag-retire. So, kailangan yung pay yourself na kahit 1,500 yan, 2,000 sa kada buwan, ay pag naipon yan sa mahabang panahon, ay pwede sapat na yan para ipandagdag sa fund na kapag ikaw ay nag-retire. So, yun guys, ha? Number 2. Ang pangatlo mong titingnan dito ay ang mga accommodation. Datong lalo na, siyempre magkakaanak kayo. So ano ba kailangan ng bata? Basic education, secondary education, tertiary education. Yun ang mga basic na kailangan kasama sa pagkain niya. Kasi hindi naman pwedeng hindi mag-aral yung anak natin. So kailangan mo yun, school. Dapat preferable mayroon public school para libre. Ano, diba? Excuse me. Lalo na pag nag-college. Kasi sa college naman, lalong-lalo na yung mga college na public, kailangan natin yan. Kasi kung sa private, medyo kung wala kang 2 million sa panahon ngayon, ay hindi ka makakapag-aral ng anak. So ngayon, ang kailangan natin ay ang public school para kahit quality na education eh libre pa. Okay yan guys. So another one is transport available. So ano ba ang transport available dyan? Hanggang alas 12, alas 8. Kasi pag working ka, so kailangan mong magandang access. So what? Disregard kung meron kang car, dalawa gulong car. Ayan. Pwede yan. So the other one is yung sistema dyan ng LGU. Okay ba yung binibigay na privilege sa residential? Yun ang una natin titingnan. Yung mga programa dyan para sa scholar o binibigay na pribilehiyo ng local government para sa permanent residence dyan. Ano ba yung binibigay nila? Tulad ng pag like senior citizen, free sine, ganon. Pag birthday mo, meron kang sansakong bigas. O pag burial, gaya sa dito, may libre kang burial. Ganon, malaking bagay yung guys. Yung government program. So guys, huwag na natin pahabain itong video to. I think nakatulong ako sa inyo at nagkaroon kayo ng ideas para dito. Para sa iba pang detalye, mag-PM lang sa ating Facebook page Achiever. At muling nagsasabi, hindi lahat ng pulis ay nasa presento, yung isa ay nasa YouTube. So, thank you for watching.